ako! Ano mo ay maglalag na kila? Para ka nagbibihis ng gamit tumagpalit ng boyfriend, ha? Ay, hindi, ha? Diba? Niyayaya ka ng pakasabi ni Sid? Diba? Madalas sinasabi ni Sid na mahal ka niya, diba? So, paano pamilya ko? Wala na akong pakialam sa pamilya mo. Naintindihan mo ba ako? Wala akong pakialam sa damdamin nila. Dahil wala naman silang pakialam sa damdamin ko, eh. Meron kang makakasama. Meron magmamahal sa'yo. Yung talaga. Nasa pali-paligid lang yun, eh. Bukas. Pag hindi mo inuwi lahat ang mga gamit mo sa bahay ko, tapos na. Related. Kahit paano nandito ako. Di ba mas okay yun? No choice eh. Mas okay, so dapat... Dapat matuwa na ako, ganon, dahil nandito ka. At least nakasurvive tayo ng 3 years sa relasyon natin. Kahit mahirap ang setup, di ba? Honey... Ewan ko. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa. Alas 12 ng hating gabi kita sinagot nun. Alas 2 may nangyari na sa atin. Anong oras tayo nagkita ngayon? Alas 9. Kung pag-uusapan natin, yung araw, yung selebrasyon na sinagot kita, delayed ka ng 45 hours. Pero kung yung first night natin ang pag-uusapan natin at yun ang isa-celebrate natin, delayed ka ng 43 hours. Alam mo, kahit saang reloko tumingin, sa isang araw, meron lang 24 hours eh. Sa madaling salita, late ka ng isang buong araw at kalahati. Teka muna, nagulo na tayo sa sinabi mo. Medyo ata nahilo ko. Alam mo, talagang nakakahilo. Nakakahilo maghintay sa wala. Kaya nga humingi na ako sorry sa'yo eh. Sorry? Kaya nga ako humingi na sorry sa'yo eh. Actually, kahapon, talagang pumilta akong pumunta rito. Kanya lang... Alam ko na eh. Alam ko naman ang dahilan eh. Siya lang naman ang dahilan, di ba? Eh, siya lang naman ang kontrabida sa buhay ko eh. Asya, tama na yan. Tulad ng promise ko sa'yo, I'll be with you sa ating anniversary. Tama na yan, ha? Eh, dapat lang naman, di ba? Paano naman yung isang promise sa akin? Alin? Ano ko, Reggie? Ano yun? Isang dahilan kung bakit kita sinagot, di ba? Na magsasama na tayo.
Ba't hindi mo na lang ako diretso yan? Huwag mo na lang ako paasahin. Sabihin mo na lang sa akin yung totoo. Josie, give me more time. More time? Mm-hmm. Hanggang kailan? Ha? Hanggang kailan? Sana naman unawain mo ako. May asawa ako, may dalawang anak. Hindi man pwede yung basa-basa ko na sila iiwan. Hindi din mo sana kalagayan ko. Please. Paano yung kalagayan ko? Ako? Naiintindihan ba ng tao kung anong kalagayan ko? Anong sitwasyon ko sa'yo? Mahirap maging kapit. Alam mo ba yon? Mahirap. At sawang-sawa na ako. Sawa na ako. Kung hindi kita masusulo, wag na lang. Paano pamilya ko? Wala na akong pakialam sa pamilya mo. Naintindihan mo ba ako? Wala akong pakialam sa damdamin nila. Dahil wala naman silang pakialam sa damdamin ko eh. Hindi ba? Naintindihan ba nila yung kalagayan ko? Ikaw, naintindihan mo ba ako? Kahit minsan, naintindihan mo ba ako? Hanggang bukas na lang. Bukas. Pag hindi mo inuwi lahat ang mga gamit mo sa bahay ko, tapos na. Ayoko na. Hirap na ako eh. Hindi ko na kaya. Bukas. Hanggang bukas na lang.
Di na mataw sa pag-iintay ni Alina niya, hindi ko nakita. Ano ginawa mo? Wala. Umiyak. Paano? Di wala na kayo? Eh, hindi ko nga kaya. Anong gagawin mo ngayon? Ilawa. Pero dapat kasi mag-usap naman kami. Gaga! Ikaw na nga hindi siniput kagabi, ikaw pa ako nang lalapit? Ay, ano naman ang gagawin ko? Wala! Wala? Oo, wala! Pabayaan mo na siya! Eh, tuloy, hindi ko nga kaya, diba? Oh! Ganon! Aba, Eddie, bumili ka ulit sa bahay mo. Ayusin mo ng maganda. Maghanda ka ulit ng pagkain. At hintayin mo ulit ang lover boy mo na isang buong maghapon at isang buong magdamag. At pag nagsawa ka na sa paghihintay, edi tsaka ka bumalik dito at tsaka mo ulit ako tanungin kung ano gagawin mo. Mambihira ka naman eh. Para ka namang di kaibigan. Ay! Ay, Josie! Kaibigan nga kita kaya kaya kitang saktan eh. Kung nakikipag-plastikan ako ha, sana nakiiyak na ako sa'yo. At kanina pa kita sinabihan ng... Naku, Josie, kawawa ka naman. Nakakaiyak ang buhay mo. Hayaan mo. Mahal ka naman eh. Babalikan ka nun. Talagang ganyan lang. Naku, pwede ba ha? Leche siya. Kung ayaw niya, wag! At hindi ikaw, Josie, maghahabol. Hindi! Aba! Inumpisahan mo na rin lang. Ikaw ang nagbigay ng ultimatum. Aba, panindigan mo yan! Not unless nasusundin niya ang gusto mo, abay huwag ka nang papayag na makipagrelasyon pa sa kanya. Hello, good morning. Good morning! May I help you, sir? I have a note here. Yes, sir. A referral. A friend from Manila. Yes, sir. The owner of the place. Oh, yes, sir. Ay, can you use... Yes, sir. May reservation ako kayo. Yung suite 403 is our best room with complete facilities. I'm very sure you're going to enjoy staying there, sir. Miss, kung pwede sana eh, isang maliit na room lang. Total, I'll just do some writing. And all I need is just a bed and a table. Ito na lang mo kasi ang available namin na single room. Dahil yung iba ko lahat occupied na. Pero kung gusto niyo, we can offer you our double. Kaya lang mo kabilin-bilinan pala ni Sir na dun ho pala kayo sa suite 403. Eh kung gusto niyo ho, nakita niyo na naman to. Tingnan mo natin yung kabila. Hindi na. Namin. Okay na to sa akin. This room is just fine for me. Okay na. Sigurado ho kayo? Oo. Eh kung may kailangan ho kayo, nandun lang ho kaming dalawa. Oo. Ito nga ho pala yung susi niyo. Thank you. Please, sandali. Sir. I want you to have this. Ay, hindi na ho. Salamat mo. Sige na, tanggapin mo na. Ho? Tanggapin mo na. Hello, Dilo. Good morning. Ho? Huh? Reggie? Si Josie. Bakit ba? Sige na. Tanggapin mo na. Eh, ano nga ho ba talaga to? Aba, di buksan mo para malaman mo. Para... excuse me, Sarah. Josie. Oh, bakit? Mag-usap tayo. Sir, kung meron mo kayong kailangan, kahit na ho ano, nandun lang ho kami. Kailangan mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pwede ba, Josie? Ano ba? Bingi ka ba? Wala na. Tapos na. Tinapos mo na eh, di ba? O ano pa? Tama na. Tsaka isa pa. May boyfriend na akong bago. Ano? Oo, kasasagot-sagot ko nga lang eh. O ano pa? Pwede ba, Josie? Tigilan mo na yan. Bakit hindi ka naniniwala? Sino? Ha? Sino? Siya!
ba? Hmm. O, may reklamo ka? Mahimik. Siguro napahiya. Tapos tumalikod, umalis. Eh, yung pobreng taong ginamit mo, anong ginawa? Alam mo, ang laki-laki ng mata niya. Pakiwari ko parang pinagpawisan ng malamig. Eh, sorry na lang siya. He happened to be in the wrong place at the wrong time. Grabe ka naman eh. Buti na lang, wala sakit sa puso yung tao. Alam mo kung anong, kung saan ako kinakabahan. Saan? Paano kung magsumbong siya kay sir? Eh, dilagot tayong dalawa. Oh, labas ako dyan, ha? O, tignan mo to. Ba't ka namang ganyan? Teka nga pala. Alam mo, may pinigil sa akin yung mamang yun, eh. Sandali, ha? Magkano? Hindi pera. Teka muna. Ano nga? Sabag ko, eh. Oh. Ano kaya yan? Uy. Alas? Alahero siguro yung mamang yun. Ito muna. Bubuksan ko muna. Uy, ano yun? Bakit? Sugo na yung mamang yun. Sugo mula sa langit. Baka gusto ko na talagang pakalasin kay Reggie Boy. Baka binibigyan ka na ng pagkakataong magbagong buhay. Di ba gano'n naman yun? May mga tao siyang gagamitin para iparating sa'yo ang kanyang message. Tumawag na naman ho kasi si sir kanina. Mm-hmm. Pinipilit ho kaming dalawa ni Dolor na kumbinsihin kayong lumipat na lang daw kayo dun sa suite 403. Ganun ba? Uy, si Mr. Mariano makulit talaga, no? Eh, mo, pagka tumawag ulit, sabi mo na okay ako dito, ha? Total, hindi mo ako nagpunta rito para magbakasyon, hindi para magsulat, eh. Kaya pwede kong gawin yung kahit saan, di ba? Sasabihin ko na lang ho. Teka, pag tumawag uli at makulit siya, tawagin mo ako rito at kakausapin ko na, ha? Apo. Sige, salamat. Sabihin ko na lang ho. Oo. Eh, pari ka pala. Ha? Sabi ko, pari ka pala. Ah, hindi. Missionaryo lang ako. Brother Sid, ang pangalan ko. Josie. Brother Sid. Eh, pasensya ka na ha, dun sa nangyari noong isang araw. Ay, wala yun. Okay lang yun. Pero nabigla ako ha. Ay, hindi na mauulit. Promise. Bye-bye. Sige. Bakit hindi? Kasi hindi pwede. Ano ba, Dolor? Para ano? Pwede ba? Basta't sabihin mo sa akin kung nasan doon si Josie, tapos. Akala ko ba tapos na sa inyo lahat? Wala kami pinag-usapan ng ganyan. Yun ang sabi niya sa akin. At sabi pa niya,
Ayaw pa na niyang makita pa ulit. Kailangan mag-usap muna kami. May bago na si Josie. Pabayaan mo na sila. Ah, ganun. May bago siya. Ha? Nandun sa bago niya. Ha? Salamat. Uy! Teka! Uy! Bakit? Uy! Teka! Oh. Bakit? Ay! Josie! Josie! Ayan oh! Nangungulit! Kanina ko pa sinasabi sa kanya, ayaw mo siyang makausap dahil pinag-uusapan niyo na ni Sid ang tungkol sa iyong dalawa. Diba? Diba? Ganun-ganun lang ba yun, ha? Josie? Tatlong taon! I-give up lang ng ganun lang, ha, Josie? Hoy! Hindi ako nag-give up, ha? Ikaw ang nag-give up, hindi ako! Para ka nagbibihis ng damit ko magpalit ng boyfriend, ha? Bakit? Di ba sinabi ko naman sa'yo papalitan kita? Kaya lang, di ko nga kagad magawa dahil mahal kita, eh. At umaasa pa ako na tutuparin mo yung mga pangako mo. Ang bilis nang kumuha ng kapalit. Eh, ano ngayon sa'yo? Josie, alam ko naman na pinapasakyan mo lang ako, eh. Tsaka, hindi ka naman pasta-pasta sa babae niyo. Magpapalit ng ganun-ganun na lang, di ba? Ha? Di ba? Pinapasakyan mo lang ako. Niloloko mo lang ako. Sabi mo yung totoo. Hindi ah! O hindi ha? Diba? Niyayaya ka ng pakasabi ni Sid? Diba? Diba? Madalas sabihin mo sa akin na madalas sinasabi ni Sid na mahal ka niya, diba? Pwede ba ako makikialam dito? Sabot ka sabot sa usapan ha? Oy, huwag mo sisigawan ng kaibigan ko ha? Tayong dalawa lang ang nag-uusap, hindi siya kasali dito. Eh, nakikialam eh. Eh, totoo naman ang sinasabi niya eh. Diba? Hmm. Na... Pwede ba, Josie? Papakasal na nga ako eh. Mm-hmm. Josie naman eh. O bakit? Agawin mo ko? Tatanan mo ko? Bakit? Sasama ka ba sa akin araw-araw, gabi-gabi ng buhay mo? Minuminuto, maya't maya? Alam mo, may asawa na ako. Yun na nga eh. Yun na nga, masakit dun eh. May asawa ka. So, wala kang karapatang pigilan at magpapasal, di ba? Siguro naman... May karapatan akong makilala kung sino mang papangasawa mo. Di ba? Ha? O ano, pamay gabi. Sa daling pagkuhan. Bakit pa? Dahil hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakikilala ang papangasawa mo. O ano, pamay gabi? Eh... Oo nga! Mabay gabi! Call! Oo nga! Oo nga! Mamayang gabi! O sa dating tagpuan! Bakit? Eh... Huwag na rin matapos. Bakit ba? Sige. Sige. Sige na. Sabihin niya. Dolor naman eh. Sabihin niya. Okay. Eh kasi... Ano? Ako na? Ako na? Oo. Ikaw. Huwag na rin matapos. Sige na. Yayayain... Sana namin kayong lumabas. So, kailan na kasal niyo? Hmm? Kasal? Kasal? Kasal, sweetheart! Kasal! Alam mo kasi hindi pa namin na-finalize talaga yung mga dapat namin gawin kasi unang-una, masyado kaming busy ngayon, lalo-lalo na si Sid kasi alam mo, nagsusulat kasi siya eh. Diba? Oo. Oh.
Ayoko nga sana sumama dito sa disco eh. Eh, kaya lang, itong... Kaya lang yun kasi, madalas kong sabihin kayo si kailangan niya ng tuhinga. Diba? All work and no play makes it a crazy boy. Diba? So anong pinagkakaabala mo yun, pare? I'm writing. Ah, so writer ka pala. Saan? Sa books, magazine, o pelikula? Hindi sa pelikula. Isang grupo kami na nagta-translate ng Biblia. Ah, Biblia? Mm-hmm. Biblia, oo, kasi alam mo, si Sid magaling sa Tagalog, kaya pinag-uusapan siya ng simbahan kung pwede niyang i-translate yung Biblia. Sa pang-araw-araw na Tagalog, ganun. Kaka-graduate nga lang niya eh, katatapos lang niya nung malarila at saka panitikan. Mm-hmm. Diba, sweetheart? Mm-hmm. Oo. Ang dayang parang ginagawa ngayon. Eh? Ay, oo, marami siyang ginagawa. At ba't ka napadpadin sa bagay? Ganito yun eh. Kasi, my father died a month ago. At meron siyang iniwan sa akin isang property, itong house and lot. Sa bagay, hindi ko naman talaga kailangan yung property na yun eh, dahil itong bukasyon ko, hindi ko kailangan yung mga ganung mga material things. Ganito kasi yun. Bukasyon. Reggie, dito pa yung mother ulit. Oo, okay na. Pero busin mo muna yung boating yan. Okay, sweetheart. Ang ganda ng tuktok. Halik ka, sumala tayo. Halik. Halik ka yung tuktok. Sayaw? Oo. Eh, hindi ako marunong sumayaw eh. Eh, sayang yung tuktok, Ben. Gusto ko kasi. Halik ka na, sumala tayo. Sweetheart, masayaw muna kami ha. Okay lang. Oh, sige. Dolorski, bahala ka na. Okay ka pa ba? Sweetheart, sandali lang. Uy! Bakit ka ba nagpapakalasing? May problema ka ba? Oo. Bakit ba hindi mo na lang sabihin sa akin? Huwag ka na lang magpakalasing. Ano ba yung sabihin sa akin? Sabihin mo na lang sa akin ang problema mo. Kanina ka pa, inong ka na inong eh. Ako, wala akong problema. Pero ikaw, si, ikaw na yung problema. May asawa yung Sid na yan, di ba? Anong may asawa yung pinagsasabi mo? Ang hirap nun sa'yo, Josie. May pagpapalit mo rin naman ako, sana dun sa binata na. Eh, ang hirap eh. May asawa na, matanda pa. Binata siya, ha? Mm-hmm. Hindi bali ng matanda, binata naman at binatang binata. Matandang binata ka mo. Teka nga muna. Bakit pa? Ano ang problema mo? Di ba pinapili na makatanong? Mm-hmm. Oh, kasalanan ko ba? Eh, ano bang pinili mo? Akala mo naman kung magsalita ka. Parang asawa mo ako. O, sige. Bibigyan pa rin kita ng isang chance. Pero teka muna. Pamili ka. Ako ang asawa mo. Pero teka muna. Bigyan mo naman ng puting panahon. Last chance. Sige. Kaya lang eh. Sandali lang, Karen. But I think you're taking advantage of my fiancé. Pwede ba sasayaw ko lang siya? Pwede ba sabalilan mo na, pare? Teka, ano ba ito? Nagsaselos na ako, ah. Ha? Pwede ba, pare? Isasayaw ko lang siya? Pasensya ka na, ha? Hindi ko gaganda sa akin yung sinabi mo kanina. Hindi eh, kasi... Ha? Medyo... Sabi ko hindi. Ano hindi? Eh, ito lang alam ko sa'yo eh. Sige. Sayo na tayo. Salamat pala sa ginawa mo kagabi, ah. Wala nga naman yun.
nahiya nga ako siya dahil pati tuloy ikaw eh, natututo magsinungaling dahil lang sa akin. Wala naman siguro masama ito sa ginawa ko eh. Kasi ginawa ko lang naman yun para sa pagbabago mo. Ay, nakaewan ko ba? Alam mo, nung magdesisyon ako na ihiwalayan ko na si Reggie, bigla ka naman dumating. Eh, kagabi, nagkakamabutihan na sana kami, parang magkakaintindihan na, bigla ka naman pumasok sa eksena. Mali ba yung ginawa ko? Ewan ko. Hindi ko na nga alam. Parang may nagpapatakbo sa pangyayari, di ba? Alam mo, matik pa ako maniwala sa ilusyon ko kagabi. Grabe talaga. Kung di ko lang alam na maraming trabaho rito eh. Kaya sana talaga ako papasok eh. Oh. Eh, ikaw naman kasi! Oh, sinisip pa ako. Eh, sukat ba namang ubusin mo yung napakadaming beer na yun, ano? Kakaya ka? Tingin mo to. Ikaw naman ang tinutulungan ko. Tapos ngayon, pinagtatawa naman pa ako. Hoy, alam mo, sinabon ako ng mister ko kagabi. Oo? Oo! Di ba, grogi na ako nung ihatid niyo ako ni Sid sa bahay. Kaya, nabi ko na lang, mag-inuman tayong dalawa dahil may problema ka kay Reggie. Teka muna. Ano nga pala ang sinabi mo dun sa santong yun, kay Sid? Ba't bigla siya sumunod sa amin dalawa ni Reggie? Hila! Para sinabi ko lang na desidido ka ng magbagong buhay at siya lamang ang makakatulong sa'yo. At kung hindi ka niya tutulungan, aba hindi mo na yung kasalanan dahil pinagkaitan ka niya ng tulong. Kaya cargo di konsensya ka niya. Alam mo naman, biglang tumayo tsaka buong giting na sinabi sa'kin. Gagawin ko ang lahat. Makapagligtas lang ako ng isa pang kaluluwa mula sa pagkakasal. Weird ba? Ha? Hey, ikaw kanya! Bakit pa naman? Luka na pa ka. Pare. Ibig sabihin, bakit yun ang kinuha mong bokasyon? Actually, hindi mo ako may gusto nun eh. Sino? Mga parents ko. Ha? Kasi, ganito yun eh. Alam mo kasi, daddy ko, pare yun. Oh, pare talaga. Yung nagbimisa, yung nagsusot ng abito, pare talaga. Oo? Oh? Oo. Tapos, na-inlove siya sa mami ko. Yun ang sabi ng mami ko, ha? Pero sabi naman ng daddy ko, inakit daw siya ng mami ko. Pero kahit na sino ang tama sa dalawa, eto, ako naging bunga. At ako daw ang ibabayad sa utang nila. Dahil ako nag-iisang anak, kaya eto. Masaya ka ba? Hindi naman ako malungkot. Kaya lang may mga problema. Problema? Itong mga properties na iniwan sa akin ng daddy ko. Aanin ko naman yun, eh, meron akong vow of poverty, eh. So, anong plano mo? Wala naman akong magagawa, eh. Kahit na masakit sa loob ko dahil sa mga memories na naiwan nun, kaya ibenta ko yun, eh. Idodonate ko sa simbahan, at yung iba naman, para makatulong sa mga kapatid nating kapuspalad. Lahat yun? Oo. Sayang naman. Bakit naman sayang? Eh kundi dahil sa mga yun, di wala ako dito sa Baguio. Eh kaya naman ako narito para i-dispose yung mga properties na yun eh. Tsaka at the same time, nagagawa ko pa yung pagsusulat ko tungkol sa Biblia. Tsaka kung wala ako rito,
di hindi tayo nagkakilala kay ni Dolor. Kung wala ako dito, hindi kita matutulungan. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba napasok sa gulong yun? Ewan ko ba? Eh, ganun naman yata talaga, di ba? Minsan hindi mo talaga mapipili kung sino yung mamahalin mo. Ewan ko. Alam mo kasi para sa akin, ha? Hindi pa man ipinapanganak ang isang tao, nakatadhana na kung para kanino siya. Nagmadali ka siguro, no? Alam kong mali. Pero mahal kita, Josie. Kaya heto ako, umihingi pa ng isang pagkakataon. Please, Josie. Alam kong mahal mo pa rin ako. Kung gagawin ko lamang gusto mong mangyari, alam kong tatanggapin muli ako. Kaya lang hindi pwede. Hindi ko kayang iwan ang aking pamilya. Hindi ko mamabigay sa'yo ang aking pangalan at ang buhay na gusto mo. Ang tanging ko lamang papangako sa'yo, ang maling ka na higit sa aking asawa. Alam mo, madaling sabihin yan eh. Pero hindi ba naisip na kung yung asawa niya, pinakasalan niya, nagawa niyang iwanan, ikaw pa kaya? Pero ang alam ko, mas mahal ako ni Reggie kaysa sa misis niya. Dahil number 2 niya ako eh. Ang babaeng pinalit niya sa misis niya. Oh, hindi. Hindi pwede yun. Ako, alam ko, mahal na mahal ako ng mister ko. Dahil sa akin niya ibinigay ang pangalan niya. Kung mahal ka man niya ngayon, hindi tutumbas yun at lalong hindi hihigit sa pagmamahal na kayang i-offer ang pangalan niya kasama ang salitang kasal. Hindi ko mamabigay sa iyo ang aking pangalan at ang buhay na gusto mo. Tanging ko lamang papangako sa'yo, ang maling ka na higit sa aking asawa. Hindi yata ako naniniwala doon. Ang alam ko, hindi pa man ipinanganganak ang isang tao, nakatadhana na kung para kanino siya. Thank you.
ikaw, isipin mo. Matatanggap mo ba sa sarili mo na papaghiwalayin si Reggie at ang tunay niyang asawa? Alam mo, hindi ko na iniisip yung tungkol sa kanila eh. Kasi wala naman nag-iisip ng tungkol sa kalagayan ko, di ba? Kung masasaktan ako, kung maagrabyado ako, ako lang. Ako lang magdadala nun eh. Ako lang mag-isa. Eh, babae lang naman ako, di ba? Katulad rin ako na ibang babae na nangangarap na magkaroon ng isang lalaki na makakasama niya sa habang buhay. Lulukohin mo lang ang sarili mo eh. Look, deep inside you, alam mo kung sino ka, di ba? At kung anong ginagalawan mo. At kahit asang ka magtago, hindi mo marintakasan ang katotohanan na mayroong mga taong inagawang ka. Ang tunay na asawa at ang mga anak ni Reggie. Eh, anong gagawin ko? Hindi ko na nga alam eh. Parang hindi ko na kaya mabuhay nang wala si Reggie. Tatlong taon ako nagtiis, alam mo? Tatlong taon ako nag-intay. Hindi naman ganun kadali itapon yung tatlong taon niya. Lalo na kung sanay kang mabuhay ng Meg. Kasama ka. Tapos ngayon wala. Parang iba, di ba? Darating din yun. Meron kang makakasama. Meron magmamahal sa'yo. Yung talaga. Nasa pali-paligid lang yun eh. Magtatagpo din kayo. Parang hindi ko kaya. Kasi parang gusto ko tanggapin na lang yung offer ni Reggie. At least meron akong mga kasama, di ba? Kahit na alam ko hindi naman habang buhay, pero meron. Josie, hindi ko sinasabi ko sa'yo noon. Pero siguro, kailangan malaman mo na ngayon. Ano? Ang kumpare niyo, ang asawa ko, may number 2. Sabi sa'yo nun kasi alam ko masasaktan ka. Alam mo, gusto kong awayin. Gusto kong lusobin silang dalawa. Kasi masasaktan na ako eh. Pero hindi ko magawa dahil sa'yo. Alam ko nga kasi yung bandami mo eh. Alam ko pag inaway ko yung
kabit ng mister ko. Parang kinalaban na rin kita, di ba? Ngayon kasi sa papa ka sabihin ng mister ko kung ikaw nga tinutulungan ko pa tapos pag sa akin pala gagawin magwawala rin ako eh yung marinig yun eh kasi baka pag sinabi niya yun mapatay ko lang sila. Hindi mangyayari yun, Reggie. Titi ako lang. Mahal ko si Josie. At ayokong may mananakit sa kanya. Mahal ko rin siya. At marahil ay higit sa pagmamahal sa kanya. Dahil alam mo, kahit na alam po kung ano siya, at kung ano naging relasyon ninyong dalawa, ay natanggap ko pa rin siya. Tigilan mo na siya, Reggie. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ni Josie dahil may asawa ka na eh. Bakit hindi mo tuparin ang sinumpaan mong pangako sa asawa mo? Dolor?
Alam mo, anak, darating at darating sa buhay ng tao ang pagsubok. Kaya lang, may mga taong nakakasurvive at may mga taong bumibigay. Gusto ko maging matatag ka, anak. Huwag kang tumulad sa akin. Sana maipagpatuloy mo ang naiwan kong pangako sa kanya. Ewan ko, ayun ang nararamdaman ko eh. Bakit hindi ka nalang maghanap ng lalaking masosolo mo? Noon may kahati ka na, yung asawa ni Reggie. Ngayon makikihati ka na naman. Ang mas masama pa nito, Diyos pa ang kaagaw mo. Dolor naman. Josie, bakit si Sid pa? Kung maghahanap ka na rin lang ng kapalit, yung iba na lang. Alam ko namang mali eh. Oh, alam ko. Kaya nga tulungan mo ko, di ba? At sana tayong dalawa lang nakakaalam ito, hindi na makakalabas dahil ayoko. Ano ito? Ako ba? Ako ba ang lalaki para kay Josie? Bakit kapag iniisip-isip ko ang mga pangyayari, doon lang umuwi ang lahat? Diyos ko, naging matapat ako sa'yo. Hindi man ako ang namili ng bokasyong ito, alam niyo na naging tapat ako sa inyo. Pero ewan ko, bakit hindi ninyo ako tinutulungan? Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko eh. Nang gabing magsayaw kami ni Josie, munti ko nang hindi mapigilan ang sarili ko. May kung anong lakas na nagtutulak sa akin. Alam ko hindi awa. Hindi awa. Pero ano? Ano? Mahal kita, Josie. Kung pwede lang sanang ibalik ko ang nakaraan, hindi ko papakasalan ang asawa ko. Kung pwede lang sanang papakasalan kita, papakasalan din kita. Kung pwede ko lang sanang iwanan o tuluyan kalimutan ng pamilya ko. Kaya lang hindi eh. Hindi rin ako magiging masaya. Kahit alam ko masaya ako kapag kasama kita. Dahil alam ko, malungkot ang pamilya ko. Ewan ko, Josie. Hindi ko yata kaya. Hindi ko kayang ipamigay ka. Hindi ko rin kayang mabuhay nang wala ka. Hindi. Aagawin kita, Josie. Aagawin kita. Bakit naman? Ayaw niyo na ba sa amin? Hindi naman sa ganon. Kaya lang ipinababalik na ako sa Maynila. Hindi mo pa naman natatapos asikasuhin yung lupa inyo at saka yung libro mo, ah. Yung tungkol sa pagsusulat ko, sa Maynila ako na lang ipagpapaguloy. At yung tungkol naman sa bahay, saka na lang. O, paano? Susulat ka, ha? Sid, pasensya ka na, ha, sa mga gulong inabot mo dahil sa amin. Pati tuloy yung mga dapat mong gawin, hindi mo na nagawa. Wala yan. Ano mo, I'm glad na kilala ko. Mamimiss ko nga kayo. Kayong dalawa ni Dolor. Ako din. Mamimiss din kita. O sige na, mamimiss din kita.
Uy, sige na! Lakad na! Baka maiwan ka ng biyahe! Sige na. Sige. Patuloy na. Pagdarasal na lang nito. Sana uli magpasalamat doon sa lahat ng mga pinangaral mo sa akin. Saka mag-iingat ka. Sige. Bye. Sige, bye! Saan kayo pupunta? Magtatana na sila! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito, nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sanang umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat. Sana ay ikaw na nga. Thank you.